Hello everyone, for this interview, I invited one of the most beautiful and freshest faces in the modeling industry, commercial model and ramp model, Silvana Rauch. Silvana, kumusta? Hi, Derek. Oh my gosh. Una po sa lahat, I wanna say thank you for having me. And kakamustahin din sana kita, Derek. Pero me, I'm fine. I've been busy with work. I know. And yeah, I'm so happy to be here. Oo. Hindi, ganun lang naman, Silvana. Sige lang, trabaho lang ng trabaho. Kasi habang bagets, di ba? Samantalahin. At yes. Syempre, the looks, no? Importante, di ba? Silvana. Hindi po habang buhay. Correct. Silvana, sa anong edad mo na-realize na pwede ka palang pumasok sa, well, discriminating na mundo ng modeling at saka pageantry? Alam mo naman kung gaano ka-discriminating yung dalawang Yes. mundong yan, di ba? Sa anong edad mo na-realize yun? Actually, Derek, babalikan ko yung first time ko na nag-join ng pageant na may isip na ako. Of course, when I was so young as a kid, I would join pageant sa school. But nung ako na nag-teenager, I feel like after nung barangay pageant ko, I joined Mutyaneng Angeles. I think I was 18, kaka-18 ko lang po noon. Doon na nag-open lahat ng door. So before, it was just pageantry. Until, syempre alam naman natin, direct pagdating sa pageant world, maraming doors talagang ma-open dyan. So Correct. parang I think that was way back 2016. I was 18 years old. So Oo, yun di po, ba? ang bata ko pa. Pero syempre, nung bagets ka pa, marami nang giimbita sa'yo at nagpapapanalo ka na nung bata ka pa, di ba? Opo. Oo, Minsan. kumbaga, sa world talaga ng mundo na pageantry, nagsimula ka ng 2016. Di ba? Yung talagang 2016 po talaga. yung malaking mundo, di ba? Yes. Pero Silvana, I'm curious. I always go to Pampanga. I hear your name. Maraming nagkikwento sa akin about you. Paano ka ba na-discovery at sino naka-discover sa'yo? Ayun po, noong 2016 sa Mutyaneng Angeles, meron po kasi kaming tinatawag na Team Pampanga. And ang mga na mamahala po doon was si Sir Brian Ordonez from Creative Pixel. And then si Richard Strands po, yung Oh, si makeup artist Richard, in. yes, of course. Yes! Oo. Yes, At sila saka po talaga yung nag-push sa akin. si Brian yata is my FB friend din. Na ano ko yan eh. Alam mo, Apo, pag yes. Pampanga, lahat pag tinatanggap ko yan. Kasi ay, malapit sa akin yung probinsya nyo. Hindi ko alam kung bakit. Sometimes when I want to detox,
from Metro Manila. Yes. I go to Philip Torres. Pupunta lang sa kanya. Wala lang. Yes, Tito Philip. Kwentuhan lang, Silvana. Ano lang. Then I leave at around 4 or 5 in the afternoon. Or kaya sasabihin niya, Yes. mag-dinner muna tayo, mamaya ka na mga 7. So ako naman, sige lang, to detox. Alam mo yon, just to detox. That's why I love Yes. Pampanga. I just take the bus. I don't even, or alam mo ba, hindi ako nagko-commute lang ako kasi mas gusto ko yung thought ba na nagko-commute ka lang na, Feel na you know, feel. feel, di ba, yung biyahe. Di Yes. ba, nakakatuwa lang. And ayun, so yun pala, Yes, sila pala yung direct. mga nakatulong sa'yo, no? O Opo. shout out kay Brian, tsaka kay, lalo na kay Richard Strands. Yes. At ano ko Shout rin out yan. po. Oo, mababait siya Actually, mga super yan. happy din ako ngayon sa kanila direct sa mga na-achieve nila. Si Mama Charge, siya na po, nagde-design na rin po siya ng mga damit. Tapos Yes, si yes. Kuya Brian naman, siya na yung Head of Creative Director siya ng Miss Universe Philippines Pampanga. So Oh, para I'm that's just good. really proud of everyone's growth. Naku, mamaya Congratulations, pupunta everyone. tayo dyan mamaya sa mga plano mo in the future. Pero ngayon mo, Hala! pero sa ngayon muna, ano yung pinaka, matatandaan mo ba kung ano yung pinakaunang project na ginawa mo? Sabihin na natin bilang modelo, ano yung Apo. pinaka, natatandaan mo ba yung pinakauna mong exposure? Oh my gosh. Feeling ko, Derek, was yung unang-una kong commercial from Careline Cosmetics. If familiar po kayo sa Oh, brand. yes, It's a yes. local Filipino brand. Yes. Oh. Way back pa to 20, ano naman siya. I mean, nagka-projects naman po ako after Mutianing Angeles, like for hotels, mga ganon. Pero yung I would say, first project ko as a model was yun nga po. So, I was so honored to be part of it. Caroline, di ba yung sa ano yan? Ano yan? Yung makeup, yung yung kasamahan niya. Ever Belena din po. Ay, Verbilena, yes. So, it's Yes. one of the brands of Everbilena. Kaibigan ko si Christine Yes. Codrington. So, kaya alam ko yung Apo. Everbilena na yan. Siya, Careline, one of the brands Perfect. yan. Yung, di ba? Yes, So, shout out po sa inyo. di ba? Christine, ayan ang modelo mo, ha? Anyway, ano, so far, ano, Silvana, paano mo nakikita ang modeling? Paano mo siya tinitignan? How do you find it? The world of modeling and pageantry. Ano yung tingin mo sa dalawang industriyang yan? Actually kasi direct, now that I'm much older and ngayon na feeling ko kasi bread and butter ko na talaga yung pagmo-modeling direct eh. Till nagba-branch out na lang ako to other things like hosting, ganyan, endorsing. But majority kasi po nanggagaling talaga from modeling yung pangbayad ko ng bills and everything else. So I see it more of as a, kumbaga parang career. Kasi some people, they just do it for a hobby or pangarap nila. But to me, syempre, I started off as dream ko to, dream ko yan. But then, nung ako na yung nandun, it felt more of like a responsibility. Kasi I see it as a very, like what you say, a very discriminating world and a very competitive world at the same time. But it's amazing how, like I said, it's very competitive. But I get to find a lot of people na nagiging friends ko, and then mga bosses ko na continuously sinusupport po ako and nurture yung potential ko when they see it. Kumbaga, I enjoy it more now kasi po mas, kumbaga, I feel like hindi na lang siya hobby, eh. Hindi na lang siya pangarap. Kumbaga, it puts food on my table and I'm grateful that I'm able to do what I love for a living kasi hindi naman po lahat nagagawa yun, Derek. Oh, correct. So, Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon, 'di ba? yes Sa po. Silvana, sa medyo years na ginagawa mo na yung pageantry tsaka modeling, ano yung pinaka para sa iyo, ha? Pinaka tumatak na advice na binigay sa iyo? Hala, actually madami to, Derek, eh, kasi I love talking with people, especially from different walks of life. Pero if meron akong talagang pinakatumatak sa akin talaga is to really be genuine, like stay true to who you are. Kasi everyone else would like to follow someone else's footprints. But for you to be your own person and people will love you for it, I think that's a really amazing thing. Kasi ang tingin ng iba sa pageantry, sa modeling, mapagpanggap yung mga yan, hindi naman yan talaga sila. We're put in a situation where we're judged so easily. But when you truly get to know each one of us, marirealize nila na, oh, there's really more to them than just the looks. Kumbaga, may Oo. substance naman talaga, Oo, Derek. pero
Silvana, sinasabi ko naman to. Tsaka very open ako. Sinasabi ko, you have one of the most beautiful faces in the industry. Wow. Okay? Thank you. Obviously, audience, look at her face. Obvious naman, di ba? Pero, paano mo hinahandle ang ano, ang flattery? Actually, direct sa totoo lang, growing up, I felt so insecure with who I am, like how I looked like and all that. I was bullied, criticized, everything, lahat naman ata tayo nagdaan doon. But I think itong age ko lang ito, and I'm 26, ngayon ko lang po talaga fully na-grasp how to say thank you properly when people compliment me. Kasi madalas binada naman, sasabihin ko, mas maganda ka, huwag ka magpapatalo. Kasi medyo nahihiya talaga ako direk kapag kino-compliment ako. But Oh. now, I usually just say thank you or compliment them back kapag mean ko naman din talaga direk eh. Pero minsan nahihiya lang talaga ako. Nakaka-overwhelm siya in a way. Depende po kung paano din siya sinabi sa'yo. If you know what I mean. Oh. Pero paano naman? May kabaliktaran 'yan eh. Paano mo hinahandle naman Yes. ang criticisms and bashing? Actually, direct, for me, there's a fine line between constructive criticism and downright criticism lang. I am very open to constructive criticism kasi feeling ko naman, direct, lalo na kapag nanggaling siya sa tao na may pakialam talaga sa'yo, may care sa'yo, para sa'yo siya, ibig sabihin, and it's for the betterment of yourself. But if downright bashing, mga ganyan, hindi ko sila pinapatulan, direct. Correct. Kasi I'm the type of person na why would I feed yung ganyan eh? Yung ganyang bagay na hindi naman mag-contribute sa growth ko. Ano ba yung place and anything? I know myself. So I don't really get affected. But syempre, direct tao lang din ako. May mga times nasasaktan ako. But in terms of patol, kasi naniniwala ako, direct, the best way to let something die is to not give attention to it. Ngaan mo lang. Mapagod Correct. din sila. Ganon din ako. Naku, pinababayaan ko sila. Bahala kayo sa buhay niyo. Diba? Oo. Silvana, Deadma. may mga titles ka na sa credit mo, no? At syempre, ipagmamalaki ko na naging part ka at nanalo ka ng Miss Subaraw 2019 na dinirect ko, di Yes. ba? Yes, And Derek. ano pa ba ang gusto mong ma-accomplish sa pageantry ka? 26 ka pa lang, bagets pa yun, Silvana. Ano pa bang gusto Opo. mong ma-accomplish? Actually, direct, ang tagal na since the last time I joined pageants. Last time na po yung Miss Subaraw eh. That was 2019 pa. And I've been thinking about it all those years. Talagang, I feel like it's a dream na I've been holding on to for the longest time. Wala lang akong opportunity talaga to fully immerse myself in it. Syempre, direct, alam mo naman, I'm a self-sustaining woman. So, if I quit modeling for the time being para makapag-pageant, medyo mahihirapan ako to cope up with my bills, etc. So, need talaga ng mga taong tutulong para mas maging smooth yung pageant career. But in terms of ano pa yung gusto kong ma-achieve, I think every woman naman po na nagpa-pageant is the ultimate goal nila is mag-Miss Universe. But for the time being, I feel like kailangan ko muna direct mag-join ng isa pang national pageant para makita ko, matest ko lang yung waters. And then, in the end, yun po yung goal ko talaga. I wanna join Miss Universe Philippines. Pero ayoko na munang i-preempt kung ano man yung sasalihan mo bago ka sumali sa Miss Universe. Ah, Ayoko na direct. munang i-preempt ko. Kasi, syempre, iba dyan, baka paghandaan ka. Ay, hindi naman direct. Baka ako pa yung dumoble kahit pag nakita ko yung mga magjo-join. Ang gagaling ng mga girls direct. Grabe. Alam niyo tong batang to, ganyan lang po talaga yan. Pero kung makita niyo in person, napakabait na at Hello. napakaganda pa. So talagang, sabi ko nga sa kanya, sumali ka pa! Kailangan sumali ka pa, di ba? Sasali ako direct. Lalaban natin to. Ay, naku, nandiyan lang kami ha, para sumuporta sa iyo, Yes, sabihin ko direct. lang Thank you ha. so much. Okay. Ngayon, sobrang supportive talaga yan nila direct kata. Promise. Silvana, sabi nila, pag maganda daw ang muka, medyo mahina dito. 'Di ba? Sabi nila, 'yun ang ano nila. Sabi nila. Paano mo i-debunk yung ganong mentalidad lalo na ng mga kababayan natin? 'Yun ang tingin ni yung mga kababayan pa natin na nagda-down sa akin. Paano mo sisirain yung ganong imahe ng mga magagandang babae? Actually, direct napaka-common ng misconception na yan. Sige, for example, I would use beauty queens an example.
Parang it's so easy to judge beauty queens, especially off of one single question from one single night. And di nila na-realize na being there, answering a question you know nothing about is very, very hard, especially with a lot of people watching you. So sana naman, wag nating i-judge yung mga girls based off just the things we heard for a single time. If you truly get to know these girls, they have so much to say. I'm friends with a lot of beauty queens, and all of them are equally smart, beautiful. Talagang kanya-kanyang pinaglalaban ko, Direk, eh. And I think, how will I debunk it? Siguro, Direk, parang let them figure out na lang on their own. Kasi it's so easy for people to just say na, ah, ganito, maganda lang yan, wala naman yan ibubuga. Pero if kami, sinabi namin yung, kunyari, in other words, sabi namin na, buti nga kami, maganda eh, eh ikaw. Yung mga ganun, parang di ba, masakit yon. So parang i-consider nila yung nafe-feel naman ng girls. Kasi, kumbaga, hindi naman din lahat katalinuhan, pero it doesn't make them any less of a person. Di ba? Sabi nga nila, you can't have it all. Pero one advice I can give naman sa mga ganyan na nababash because of that, mag-aral lang tayo na mag-aral, guys. Like, read books, talk with people smarter than you. Kumbaga, hindi ka matatalo sa education, direk eh. Everywhere you go, madadala mo yan. Kumbaga, branding mo na yan eh. Of course, ang unang titignan is the face. But what's gonna keep the conversation or connection going is how you carry yourself. So maganda nang prepared tayo. O ayan ha, nadidinig nyo yan ha, nakikita nyo itsura. Sigurado tayo meron tayong winner. Di ba meron tayo, Pilipinas, kapayapa. Hoy, magsama, Derek, mag ako nanalo. magsama-sama tayo, magsama-sama tayong suportahan itong Silvana. Thank you, Anyway, Derek. Love. Silvana, meron ka bang younger sister? An older sister, Ah, Derek. older. So, paano Yes. kunwari may pinsan kang nakakabata sa'yo? Or Ah, isang yes, isang marami bata po. lang, neighbor mo or whatever, lumapit sa iyo, 'di ba? Anong advice ang maibibigay mo kung plano niyang pasukin ang modeling at saka pageantry? Anong sasabihin mo sa batang 'yon? Una, sasabihin ko talaga, Derek, mahirap siya. Kumaga, minsan talo ng maganda, ay talo ng masipag yung maganda sa ganitong type of career. Kasi hindi naman at all times ikaw ang peg eh. Kahit anong ganda mo, minsan hindi ikaw. Kumbaga, meron at merong mas mag-work harder than you, meron at merong mas mag-maximum effort than you. So parang for me, ang pinaka-advice, ang unang-unang masasabi ko talaga, Derek, bukod sa mahirap siya, and which that shouldn't stop you because it's hard, for me is to really believe in yourself. Kasi ang dali-dali lang pong maging lost eh sa ganitong eksena. Kumbaga, there's a lot of temptations, there's a lot of people who will try to bring you down. But if you have a clear vision of where you want to go in life and you're holding on to the person that you want to be, I feel like kayang-kaya naman, Direk. I know so many people. I feel like drawn nga po ako sa mga taong lumalapit sa akin to ask for advice, for help. Madalas kahit TF po ng mga friends ko, tinatanong nila ako, magkano kaya yung singilin ko sa ganito? And I love helping them. Kasi direct sa mundo rin naman namin, minsan talagang nade-discriminate kami and sometimes you don't get paid enough for the work we're doing. But I think it's important to know your self-worth. Kasi eventually, if you know yung value mo, people will see you that way also. O yan, mga So, bagets, ha? Mga bagets. Pinakinggan nyo kayang-kaya yon, ha? yan! Silvana, matanong kita. Kasi behind all those beauty, magandang hair, magaling magsalita, sino ba si Silvana Rauch, the ordinary person? Sa totoo lang, at 26, napakaaga, pero taong bahay na po talaga ako. Ay, kasi dati parang feeling ko ang luxury is always going out, going to different places. But it truly is naman, don't get me wrong. But for me, since I think when my younger self talagang kumbaga sinulit ko siya, Derek, eh, yung fun and all that. Now, I appreciate yung mga slow mornings, yung financial freedom, yung freedom to do whatever you want to do in a single day. You get to wake up without nape-pressure ka sa alarm that I have to do this, I have to do that. Kumbaga, slow mornings, yun yung pinaka measure of success ko ngayon, Derek. Kasi hindi rin naman lahat may experience yun. So, on regular days, that's what I do. It's either that or I try to catch up on some hobbies. I like to play golf. Nag-gym din po ako pag may time. Boxing.
Yan, mahilig akong mamasyal-masyal. Umuuwi din po ako ng Pampanga to hang out with my family. I don't post so much about what I do with my life. Siyempre, you only see what I choose to show. Pero in reality, behind the glitz and glam, the noise, everything, kumbaga, I'm just really a simple person na kalog po talaga. Yun yun. O ayan ha, pwedeng paki-comment ninyo kung ano yung gusto niyo kay Silvana para sa pageant niyo. Kasi kung Yes, magpo-post, please. paki-comment niyo please kasi look at her. She can very well represent the country. And you Grabe, know, Direk. hindi na lang yun. Nakasama ko na po yan. At meron pa kami mga pagsasamaang proyekto. Napaka ano talaga, napakabait na bata. At talagang Diyos ko, pag nakikita mo itsura, sasabihin mo talaga, para ba akong nakatingin sa salamin? I agree. parang gugustuhin mo sabihin yon, di ba? Kasi talagang ano, yes, Silvana, I really hope and I wish that you can explore more. We will be very, very happy to see you in the national stage or even in the international stage. Kasi oo, look at Wow. you. You have your own kind of beauty. Iba yung, ayoko kasi magsabi na may kamukha ka or whatever kasi hindi maganda yon. You should have your own Opo. image, di ba? So later on, makikita nila, ay, iba rin pala tong babaeng to. Maganda na, iba rin na nasa utak, di ba? So, at saka, iba rin ang pagkatao kasi napaka kalugpo yan. Lagi lang siya nakatawa. Lagi lang siyang, ano, gagawin niya yung dapat niyang gawin. Hindi ko naging problema yan si Silvana. Pag nalilate, nagme-message, direct malilate lang po ako. Ganun siya. Hindi siya, ano, very considerate about other people, no? Hindi siya yung, ano. So, yung mga, ano, dyan, I Thank hope you, Derek. we can get the support of people. Pag, paki-comment naman Yes, dyan po. please. Oo, kung ano yung gusto niyo para kay Silvana in the future. Hindi Kung ko anong... po kayo bibiguin. So anyway, Matagal-tagal na itong walang laban. Silvana, alam ko busy ka, marami kang ginagawa. And thank you, nagpa-unlock ka dito sa interview na Of ito. course, Derek. One of the Kamusta most ikaw? beautiful faces in the industry. At saka Hello! hindi lang beautiful face, beautiful din ang utak niyan. Kaya nga nanalo ang Miss Subaraw Wow. yan. So, Thank you, Derek. Silvana, say bye-bye to our audience and please thank you for Ayan. saying yes to this interview. Of course. Siyempre, una sa lahat, gusto ko lang talaga ulit magpasalamat kay Derek Kata. Sa totoo lang, as a model, idol ko yan si Derek. As in, nung una ko siya na-meet sa Subaraw, sobrang happy ko na siya yung kasama ko and his team. So thank you so much, Derek, for being able to become part of my Miss Subaraw journey. And more to come, of Oh, more course. to come tayo, more And to come. yes. And sa mga viewers naman ni Derek, hello to you guys. And thank you so much for watching. Sana supportahan niyo itong mga pa-vlog ni Derek Kata. I'm sure marami pang pasabog yan si Derek. Abang-abang. Pero And sana konti. for this particular interview, gusto ko mag-comment sila kung ano yung gusto nila para sa iyo, Silvana. Yes, yes please. Also comment nyo guys kasi nararamdaman ko, ayoko ma-jinx, pero nararamdaman ko that this year, ito na yung year na inaabangan natin Nako, lahat. nako, So, yan na yan. Nako, yes! excited ako dyan. So, Excited ako comment down dyan. below, Parang guys, alam ko kung anong parang alam pageant. ko yun. Parang alam ko yun kung ano. Ay! Bubulong ko sa'yo, Derek. O, hindi bali. Sige. Thank you, Fingers. Silvana. Thank you. Thank you so much po. Thank you. Subscribe kayo, guys, kay Derek. Mwah!